Bakit nga ba inimbento ni Tubirama ang Edo Tensei? Para saan ba talaga yung teknik na to? Meron ba talagang specific na tao na gusto buhayin si Tubirama? Iyan nga malalaman natin ngayon mga men, pero bago nga natin umpisahan yan, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago nating upload na videos. And intro muna tayo mga men. Maliit nga lang yung i-cover natin about dito sa kung bakit inimbento ni Tubirama ang Edo Tensei. Hindi ganun kadami yung explanation about dito. At merong tatlong rason kung bakit niya ito inimbento. So number one reason nga dyan ay upang makagather ng information sa mga old generation Uchiha, especially yung sa mga ninuno at ama nila Madara. Sa era nga nila Hashirama at Tubirama ay talamak ang digmaan. Nation versus nation. At para nga makagain ng advantage ang Senju clan laban sa Uchiha clan, kailangan marami silang alam about sa kakayahan ng isang Uchiha. Hindi sapat na makagather sila ng intel about sa kakayahan ng isang Uchiha sa pamamagitan lang ng pakikipagbakbakan. Kaya ginawa ni Tubirama ang Edo Tensei para madagdagan yung kaalaman ng bawat kasapi nila sa kakayahan ng isang Uchiha. Hindi ba kayo nagtataka guys kung bakit napakaraming alam netong si Tubirama pagdating sa Uchiha? Inexplain nga din niya yung Curse of Hatred ng Uchiha, na etong Uchiha daw ay yung tipo ng mga tao na devoted sa love at friendship. At kapag nawala o namatay yung mga taong mahal nila, yung love ay instantaneously nagiging hatred. At dahil nga sa hatred na to, napupukaw ang Sharingan. Nagiging pursigido sila at kaya nila gawin lahat para lang makamit yung goal nila. At mas lumalakas din sila, mas napapakita nila yung kanilang tunay na lakas at gustong gusto nila na ipakita yung pagiging superior nila sa lahat. Inexplain niya din dito scientifically kung paano na-activate o napupukaw ng isang Uchiha ang Sharingan, even yung mga advanced form nito. So imagine guys, paano at saan mo maaaring makuha yung lahat ng impormasyon na yan, na even yung pinaka-deepest explanation kung paano naaanlak ang Sharingan, na-explain niya pa. So yan nga ang number one explanation kung bakit niya nilikha ang Edo Tensei, ang makagather ng information sa old generation Uchihas. Number two reason nga kung bakit niya inimbento ang Edo Tensei ay upang magkaroon ng military advantage against sa mga Uchiha at hindi na kailangan pa lumaban ng mga batang ninja. So alam naman natin na bata pa nga lang sina Hashirama at Tubirama, napapasama na sila sa digmaan. Nasaksihan din ni Tubirama ang pagkamatay ng karamihan sa mga kasapi ng kanilang clan, lalo na ang mga batang ninja na kasing edad nila at yung dalawang kapatid pa nila ni Hashirama. Kaya isa sa rason na ginawa niya itong Edo Tensei para buhayin yung mga taong nasawi sa digmaan at ito yung gawin nilang panlaban sa digmaan. Alam ko guys na gets nyo na yung pinupunto ko dito. Mabisa ang Edo Tensei sa digmaan. Halimbawa na lang yan mga boy ay during 4th Great Ninja War nang binuhay ni Kabuto yung malalakas na ninja pandagdag sa military force niya. Kung ginawa man ito ni Tubirama during Warring States era, talagang advantage sila. Kasi imagine, bubuhayin niya pati yung mga Uchiha clan member na namatay sa digmaan. Tapos, makakalaban ito ng mga kamag-anak nila. Awkward yan guys, napaka-drama. At isang advantage pa ng mga na-revive na Edo Tensei, unlimited ang kanilang stamina at chakra. Kaya nila makipaglaban ng kahit ilang araw pa or buwan nang walang tulog at walang kain, as long as buhay ang nag-activate ng Edo Tensei. At mahirap nga din sila patayin kasi kailangan sila isil. Imagine that guys, kung na-perfect lang sana ni Tubirama ang Edo Tensei during Warring States era. Number 3 at final reason kung bakit inimbento ni Tubirama ang Edo Tensei
ay para buhayin si Itama at Kawarama Senju. Sa mga hindi nakakakilala sa kanilang dalawa, sila ang mga nakakabatang kapatid nila Hashirama at Ubirama. Siyempre, para saan pat nilikha mo yung Edo Tensei, di ba? Kundi para makitang muli yung mga pinakamamahal mo sa buhay, kahit pansamantala lang. Ito yung pinaka-minor reason kung bakit inimbento ni Tobirama ang Edo Tensei, ang makita at makausap muli yung mga yumao nilang kapatid. Yung major reason talaga kung bakit niya ginawa itong Edo Tensei ay yung reason number 1 at number 2 kanina. For war purposes talaga ang Edo Tensei. So after nga ng 4th Great Ninja War ay pinagbabawal na nga ang paggamit ng ganitong klaseng jutsu. Kahit pa nga yung purpose nito ay makatulong sa bayan. Kasi para nga magamit ang Edo Tensei, kailangan ng sacrificial body as a container ng soul. Kailangan ng human sacrifice para magamit ito. At dahil nga sa rason na yan, kaya naging forbidden jutsu ang Edo Tensei. And take note guys, lahat nga ng sinabi kong reason kanina kung bakit inimbento ni Tobirama itong Edo Tensei ay mga spekulasyon lamang. Hindi talaga to sinabi sa original series at sa official manga. Well, that's it nga lang mga men. Hanggang dito nga lang yung explanation natin about sa kung bakit nga nilikha ni Tobirama ang Edo Tensei. Sa inyo ba guys, ano sa tingin nyo yung reason kung bakit ginawa ni Tobirama itong Edo Tensei? Comment down below guys. Hit like button as a support sa ating channel and mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago nating upload na videos. Maraming salamat sa support guys. Keep safe and God bless. I love you all. Peace out. Boo bye. She